Yun o, kumusta mga katulak? Kumusta at episode 2 na po tayo ng Alaga Bata Series tayo. Talagang Alaga Bata Series. Inawag ko kasi siyang Alaga Bata Series kasi sa maybe next month o early kasi may darating na kaming parating na bata. Kaya ang magiging content ko na lang po siguro, eh siyempre, ano pa? Eh magpo-focus muna tayo sa bata kaya kung ano lang yung mga nangyayari, kung ano yung sitwasyon, kung ano yung pwede kong gawing tutorial tapos ipakita ko ano yung development ng mga ginagawa namin sa pag-aalaga ng bata, kaya siya tinawag na Alaga Bata Series. At tapos sa episode na ito guys, ang gagawin naman natin is tutorial at assemble nitong yan, yung baby stroller na nilinis ko. At actually ilang araw na siyang natuyo. Ngayon ko lang i-assemble para naman dun sa mga magulang at sa mga bago ring tatay na makakagamit na natin ng stroller para sa itong video na to. Kaya ano pa guys, hinihintay natin. Let's do this. Assemble. At ito na nga guys yung higaan ng bata sa stroller. Ngayon, 'di ba, nilaban natin kaya tinanggal ko yung cover. Ito yung itsura niya kapag ka walang cover. Makikita niyo puro strap sa ilalim. Ngayon, para hindi kayo malito, itong strap na to kasi ito pagka lumalaki yung mga bata, kailangan nag-iiba ka rin ng gagamitin na strap. Ito yung pinaka sa mga maliit, pang baby. Kasi ito pagka lumaki-laki na, tapos ito pagka mga nasa around 2 years old to 3 years old na, kailangan i-adjust mo rin tong pinaka-strap niya. Yan. Ito yung strap niya. Ngayon, i-prepare na natin ilagay yung cover niya. Yung paglalagay nito guys, ganito. Yan. Nakita nyo yung mga butas-butas na to, dito pinapasok yan. Yan. Pagka, siyempre, sa newborn pa lang tayo, ito yung pinaka-maliit, kaya ito yung ipapasok muna natin. Itong side lock na to guys, o yung slide na lock na to, kailangan nating ipasok dito. Ayan. Ayan. Tapos yung kabila, pasok natin tong kabilang side. Ayan, tapos sabay nating hihilahin. Ayan. Pumasok na siya. Tapos sa kabilang side. Tapos meron pa rito ang isang papasukan. Tapos lang ng konti. Pasok lang natin itong saglit. Ayan, pumasok na siya. Tapos yung kabilang side. Ayan. Ayan, ilain na natin. Ayan, lumapat na siya. Ayan guys, pagka nakasuot na siya, dire-diretso na lang siyang hihilahin. Ayan. Okay, ayos na yan. Ayan, hindi na siya natatanggal. Oh. Hindi na siya mahihila. Tapos, dito naman sa kabilang side, oh, sa downside nung ano niya, ikakabit natin seatbelt. Ito. Ayan. Tapos dito may butas to. Ito. Ayan. Kailangan natin ipasok dito. Ilulusot lang galing sa ilalim. Tapos, ayan, nakapasok na. Tapos, yung isa. Ito yung isa. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Meron din tong butas dito. Ito. Ilulusot lang natin. Tapos, labas. Pasok sa kabila. Ayan. Tapos, itong pinakagit ng strap niya. Ito yung pinakalak. Ayan, may butas din dito. Ito. Yan, dito yung pinapasok. Ayan. Ayan. Ayan yung butas. Kasi suot lang natin ganyan. Ayan.
Tapos isunod natin itong pads. Pads, ito yung importante ito guys, dahil kasi ito yung tumatama sa balat ng bata. Kaya kapag wala to, baka pwedeng mairita yung balat ng anak nyo. Yan, kaya kailangan muna lang isuot ito doon dito sa strap. Yan, lusot natin. Kailangan may ilusot to. Yan. Yan, lumabas na. Tapos, ito guys, may hook. Kailangan nating i-hook to. Ayan. Naka-hook na. Tapos, nakita nyo ito yung button na to. Automatic button. Ayan. Tawag yata rito. Automatic button. Kakabit natin to dito. Ayan. Para mag-lock. Ayan. Nag-lock na. Sasilay natin. Ayan. Kasi guys, pagka ito yung wala ito, tapos ginamit nyo lang ito, baka mairita yung bata, kaya kailangan natin ng pads. Tapos yung gagawin natin sa kabila, ganun din. Kakabit lang din natin itong pads. Ito naman, kailangan nating ilagay, ipasok dito sa loob. Ayan. Kailangan nating ipasok sa loob. Ito, kailangan nating ipasok sa loob. Kasi protection din ito sa bata. Ayan. Ayan, ganyan siya. Pagkatapos, itong lock nito, tuturuan ko kayo kung paano ikabit ito. Yan, nakita nyo itong dalawa na to, kailangan nyo lang siyang pagdikitin o pagsamahin. Ito yung pinakamalaki, ito yung medyo malaki pala. Tapos ito yung maliit, kailangan nyo lang siyang pag-akapin na ganyan. Ayan. Tapos, pasok nyo na rito sa pinaka-lock nya. Ayan, pagka pinasok nyo na. Ayan. Nag-lock na siya. Ayan, ganyan na siya. Ayan, pagkalagay nyo na ng bata, okay na siya. Nakalimutan ko nga pala banggitin, kailangan po muna nating unahin talaga itong sapin niya. Tapos tsaka susunod yung strap para hindi kayo mahirapan na ikabit itong strap. Kasi kaya ko lang naman ginawa kanina na nakatanggal, para makita ng mga gustong matuto sa viewers. Tapos ito po, pwede namang ilusot nyo yung kamay nyo rito para makuha yung strap, tapos ilusot nyo rito sa butas. Kaya pwede na yun po. Okay? Proceed to the next step. Assembly na tayo nung buong. Kunin na natin yung frame muli. Tapos, start na tayong i-assemble guys. Ito na yung pinaka frame nya. Ngayon, kailangan na natin siyang itayo para maikabit na yung mga accessories nya. Ngayon, paano ito ipatayuin, tanggalin yung lock. Makikita nyo ito guys. Ito, dalawa, magkabila siya. Ayan. Magkabila siya. Kailangan na lang natin pindutin ito. Tapos, yung lock niya, lalabas. Ayan. Tumayo na siya. Ayan. Ayan. Pagka naitayo na natin, ikabit na natin yung gulong. Ito yung gulong. Lulusot lang siya dito guys. Ayan. Pasok lang. Ayan. Nakakabit na siya. Tapos yung kabila. Madali lang naman siyang ikabit. Para lang siyang Lego lang na yun, guys. Ayan. Ayan, nakakabit na.
Tapos yung front wheel niya. Tapos itong bago natin ikabit yung front wheel niya, guys, kailangan muna itong ikabit yung pinakalalagyan niya sa ilalim, mga compartment niya sa ilalim. Kailangan muna natin itong suot. Ayan, dito. Ayan, tapos tsaka natin ilagay itong gulong. Ayan. Ito, tsaka ito kailangan naka-align dahil kasi papasok siya rito. Ayan. Pasok natin. Ayan. Ayan. Pag sumuot na siya dyan at lumabas na yung pinakadulo nung itong wheels, ayos na siya. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya. Tapos ito, kailangan lang natin ikabit dito sa gilid. A velcro lang naman siya, guys, kaya walang problema. Dikit-dikit lang siya. Ayan. Ayan, ganyan na siya. Ready? Stop. Tapos sirod na natin to, guys. Ayan. Pinapasok lang siya rito. Magkabila. Ayan. Ito. Tapos sirod na siya. Ayan. Kung gusto nyo yan, pwede yung paharap, pwede palikot para makikita nyo yung baby nyo. Pagka gusto nyo tanggalin, i-press nyo lang itong sabay, labas na siya. Tapos pwede nyo rin baliktarin yung paharap. Sirod naman natin itong handle. Tapos itong canopy niya, parang pinakabubong niya. Dali lang ito ikabit, guys. Ito, kailangan mo lang siyang ipakapitin dito. Ayan. Ayan, nakakapit na. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan. Buo na siya, guys. Ngayon naman, guys, i-try naman natin to at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin itong strap na to para ilagay si baby. Halimbawa, imagine nyo si Poe ay isang bata. Tapos ilalagay nyo rito. Kamay. Dahan-dahan. Siyempre, panyari, imaginary bata, ha? Yun. Yun. Ayos na. Approve. So, yun nga po, guys. Nakatapos na naman tayo ng isang episode ng ating alaga bata, Sir E. Ngayon, ito na yung ano. Ito na yung finished product natin. At may gusto nga lang pala ako ikwento sa inyo. Dahil kasi nung first 4 months na nalaman namin yung gender nung baby namin, ang sinabi ng doktor is 4 months. Eh di natuwa na kami dahil kasi babae yung sinabi ng doktor. Tapos after a month, naging 5 months na siya. Ang lumabas at sinabi uli ng doktor is babae. Then after a month again, that was nung ika 6 months, sinabi ng doktora na magpa-anomaly scan kami
yung klase ng scan na nakikita pati yung structure ng bata. Alam nyo ba guys, after 6 months, sinabi nila na boy na yung gender nung baby namin. Kaya ang naging problema, nung nalaman ng mga friends namin at mga taong nakakilala sa amin na nagbigay na ng gamit, eh halos puro pambabae na yung ibinigay sa amin. Kaya lesson learned doon mga katulak at mga friends. Kailangan siguro bago natin i-announce yung gender, make sure na talagang positive na siya at saka nakikita na siya sa iska, sa ultrasound na lumalabas na yung gender. Kasi nga yun ang problema, yung minsan yung mga nagbibigay, eh yung pala pambabae, pagdating yung pala sa bandang huli is lalaki. Kaya sa mga magbibigay pa lang yan, shout out na, positive po, babae, lalaki po yung anak namin. Ayun lang pala yung joke lang po. Kaya maraming salamat po sa mga nagbigay. At sa mga po nanood ngayon, maraming salamat po kung ano po yung plano nyo. Ladyan lang po, i-message nyo lang po ako. Comment down below lang po. Kaya, lagi lang po natin tatandaan. Push lang po ng push. Tulak lang ng tulak. Laban lang po tayo sa buhay. Bye-bye! Gakitla. It's my life. It's my life. It's my life. It's my life. Bagong tatay at nanay dyan, kung paano ito gawin.